ang mabuting balita ng Panginoon mula kay San Marcos. Noong panahong iyon, may isang kitonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. "Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako." Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, "Ibig ko, gumaling ka." Noon day nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na." Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Anupat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napuok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, pagpapatawad, regalo sa atin at tungkulin natin. Nahabag si Jesus sa kanya. Iniunat ang kanyang kamay. Hinipo siya at sinabi, "Gusto ko, luminis ka." Buo ang loob ng kitongin. Hindi siya nagdalawang isip na lumapit kay Jesus para humingi ng tulong. Ngayong isinuko niya ang kanyang sarili kay Jesus, isang bagay lamang ang hinihintay mangyari ng kitongin. Magsalita si Jesus para alisin ang kanyang ketong. Isa lamang ang kasalanang hindi mapapatawad ng Diyos. Ito ang kasalanan laban sa Espiritu Santo. Ano ba ang mabuting idinudulot sa atin ng Espiritu Santo? Inuudyukan tayong humarap sa katotohanan tungkol sa ating sarili para makita natin ang ating kasalanan at ihingi ito sa Diyos ng kapatawaran. Ngunit hanggang hindi natin isinusuko ang ating sarili sa Diyos at kilalanin na kailangan natin ang kanyang pagpapatawad, hindi tayo makakalaya sa ating pagiging makasalanan. Ang pagiging mapagmataas, ang pagkapit sa kasalanan, sa halip na magpagabay sa Espiritu ng Diyos, ang kasalanang walang kapatawaran. Hindi dahil malupit ang Diyos at hindi dahil ayaw niyang magpatawad, kundi dahil tao ang nagmamatigas at ayaw magpasakop sa Diyos. Sa pagmamamagaling at pagmamalinis ng taong nagkakasala, hindi dadaloy ang pagpapatawad na hangad ng Diyos para sa lahat ng tao. Tukuyin mo sa panalangin ang mga kasalanang ibig mong ihingi ng tawad sa Panginoon. Sino ang taong kailangan mo ring patawarin? Tandaan mo, ang pagpapatawad tulad ng pagmamahal ay kusang ibinibigay. Karapat-dapat man o hindi ang binibigyan.